my far sign, Aries, Leo, and Sagittarius. This is your gem in your tarot reader. So far sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. And this is a timeless reading. Maaaring mapanood mo ito sa ibang panahon at pagkakataon dahil iyon ay nakatadhanang mapanood mo. Maaaring ito ay makatulong or makapagbigay ng magandang advice sa sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. For sign, Aries, Leo, and Sagittarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. For sign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. For sign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. For sign. Far sign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. You have coffin. Coffin is a new beginning, a rebirth. Bagong pag-asa, bagong simula. So, alamin natin kung ano ang sitwasyon na na-encounter mo with this kind of energy. Far sign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. Ano ang sitwasyon na na-encounter or ma-encounter mo? Far sign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. Far sign. Okay. Far sign, you have Seven of Swords, an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, the Lovers, a strong Gemini energy, and Ace of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. With a new beginning for you, new hope, bagong pag-asa, bagong simula, maaaring may pinagdaanan ka sa iyong love life, relationship with your person, asawa mo man, boyfriend mo, girlfriend mo, this energy gives me na niloko ka, nasaktan ka, binitray ka ng taong mahal mo, someone na pinagkatiwalaan mo, diba? There's some kind of energy na may kalungkutan. Kasi pinagkatiwalaan mo yung taong ito at niloko ka na kanya ng ganun-ganun na lang. Pero don't lose hope because there's a new chance. Ace of Pentacles, new opportunity, new blessings is coming your way. Kaya nga you have the coffin, di ba? This is a new beginning for you. So yung journey mo, yung mga pinagdaanan mong hirap, pasakit with your person that you love, makaka-recover ka and you will have a new beginning, new opportunity. Alamin natin. Ano ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo? Give me the Seven of Swords in your energy. Far sign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me the Seven of Swords in your energy. Okay. You have the full energy and Queen of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. I'm sensing here na for you to move on, you will just go with the flow. Parang gusto mo na lang na enjoy yung buhay mo, alisin yung mga balakid or mga negative energy sa paligid. Diba? Kung merong nangloko sa'yo, tingin ko, you will end the relationship dahil hindi mo hahayaan na niloloko ka ng taong pinagkatiwalaan mo. Maaaring puputulin mo na ang relasyon na meron ka with this person and you will just go with the flow sa buhay mo. Maaaring mag-focus ka sa self-improvement. Pero tingin ko, ikaw yung tipo ng tao na hindi ka na magpapaloko. Once na niloko ka na, di ba? You are wise enough na i-cut off yung relasyon mo with this person kasi nga, ayaw mo na maulit pa kung ano yung pagkakamaling nagawa niya. Maaring wala nang second chance para sa iyo. 'Di ba? Kaya you have a new beginning. You are embracing a new beginning sa buhay mo. You are moving on, moving forward. Let us see the Lovers in your energy. This is a union.
Lovers, for far sign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me the lovers. Maybe this is your person's energy and your person maaaring there's pain, sadness. Far sign, you have Three of Swords, an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Knight of Wands, a far sign, Aries, Leo, Sagittarius, and the High Priestess. Diba? There's so much pain. Mahal mo, sinaktan ka, niloko ka. Diba? Pinaasa ka. Iniwan ka sa ere. There's so much pain. Kasi, alam mo yung lahat ng pagtitiwala, hindi mo siya pinagdudahan, di ba? Pero, nagawa niya pa rin yun sa'yo sa kabila ng pagmamahal mo sa kanya, parang hindi niya man lang yun naisip. Your person is just doing the things na magpapasaya sa kanya, hindi niya naiisip yung mga taong naapektuhan or maapektuhan niya because the Knight of Wands. This is an immature energy. Yung take lang ng take ng action pero hindi pinagpaplanuhan or hindi pinag-iisipan yung mga ginagawang action. Hindi niya alam kung ano yung mga consequences na mangyayari kapag tinake niya yung action na yun. So, ginawa niya, niloko ka, nasaktan ka, nawala siya, nawala ka sa buhay niya, far sign. Diba, maaaring na-realize ng person na ito na pinagsisisihan niya yung nagawa niya sa'yo. Diba? You have the High Priestess. Maybe this is your energy. Nakikinig ka ng mga tarot readings na magbibigay, makakapagbigay sa'yo ng mga advice sa ganitong sitwasyon. At maaaring alam mo rin na pinagsisisihan niya yung mga pagkakamali niya, pero parang you are moving on. Parang ayaw mo na ng ganitong sitwasyon na niloloko ka. Once na niloko ka, hindi mo na ito bibigyan ng second chance. Parang tatapusin mo na yung relasyon na meron kayo. Diba? Mahal mo pa, pero you are moving on. Let us see the Ace of Pentacles in your energy. Far sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Give me the Ace of Pentacles for far sign. Okay. Far sign, you have Ace of Swords, an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, and Four of Swords, an air sign. There's a new opportunity coming your way. Maaring sa ngayon, nakafocus ka sa sarili mo na i-heal yung nasugatan mong puso. Diba? Parang you're trying to recover sa pinagdaanan mo sa nakaraan. Tinatry mo na makarecover sa pain. Maka-move on. Pag nilay-nilayan, ano ba yung nangyari? Bakit niya nagawa yung panlulokong iyon? Diba? Pero ngayon, hindi ka na nagbubulag-bulagan. Kumbaga, mas wiser ka na. And you will have a new blessings. New opportunity is coming your way. Diba? Maybe this is some kind of energy na mas wise ka na, na piliin yung mga taong dapat mong pagkatiwalaan at hindi dapat pagkatiwalaan. Hindi na kagaya ng dati na bulag ka sa pagmamahal. Sa ngayon, you are ready to have a new beginning. Unti-unti, one step at a time, di ba? Kung yon ang nakalaan para sa'yo, you will have a new opportunity, new beginning, new hope. Let us see far sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Angel guide, give me some message for far sign. Okay. Far sign, you have look for a sign, di ba? Look for a sign. Yung sitwasyon mo ngayon, di ba? Mararamdaman mo yan eh. Kung merong gustong iparating sa'yo. Kung gusto kang i-lead sa tamang landas o tamang daan, look for a sign. Compromise, di ba? Ang relationship, dapat you know how to compromise. Pero kung alam mong niloloko ka na, you have to let that person go. Improving health. Makaka-recover ka rin, makaka-move on sa pain na pinagdadaanan mo ngayon about your love life. And don't stop believing in love. Even though na nasaktan ka, niloko ka, di ba? Try to recover. Try to heal yourself. Forgive and forget. And move on.
Kasi hindi pa naman tapos ang story ng iyong love life. Maaring you will still have a new opportunity of relationship with other person, yung tamang tao para sa iyo. Let us see. Oracle guide, give me some message for Far Sign. Aries, Leo, and Sagittarius, give me some advice. Message for Far Sign. Oracle guide, give me some message for Far Sign. Diba, hindi porket naloko ka ng person mo, yung taong mahal mo, matatakot ka na magmahal muli. Maaring yun ay magsilbing aral para sa susunod na magmahal kang muli at ready ka ng magmahal. Far Sign, take time to breathe out. Diba? Just relax, enjoy your life. Do the things that you love. Communication is key. Communicate well. Diba? Ang mga problemang pinagdadaanan, naaayos yan kung napag-uusapang mabuti. A new romantic cycle begins. Gaya na sabi ko, there's a new opportunity of love. New beginning. New cycle. And be bold and make the first move. Diba? Take action. Don't stop. Don't stop believing in true love. Kasi kung naloko ka man, nasaktan ka, hindi lahat ng tao ganun. Maaring yon ay test or trial lang sa'yo para sa tamang tao. Para kapag dumating yung tamang tao para sa'yo, ready ka na. So thank you for Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you for Sign.